Sa kasalukuyan, kamusta kayo Martians? Today we're going to be talking about the DJI RS3 Mini. So una sa lahat, full disclaimer Martians, hindi ko na i-unbox yung gimbal para sa inyo dahil marami nang gumawa ng unboxing nito. Today we're going to be talking about the build quality, the design, and of course, the performance. And lastly, tutulungan ko kayo mag-desisyon kung dapat bang bilihin nyo tong gimbal na to o hindi. So build quality wise, sa unang hawak nyo pa lang ng gimbal na to, it's very premium to the feel. Bukod sa small and compact at lightweight tong gimbal na to, it only approximately weighs 1.75 pounds. So masasabi ko na sobrang gaan ng gimbal na to compared sa mga monster gimbals na nakikita nyo sa video. But to be honest, magugulat kayo sa performance nito. At syempre, medyo magugulat lang kayo dahil medyo plastic siya sa mismong handle niya. Pero mas plastic pa rin yung kaibigan mong kunwari sinusuportahan ka. Uy, stop! At yung binigay sa atin ni DJI na foot or stand para sa gimbal na to ay mas maliit. Para nga naman mas compact. At hindi siya abalang dalhin kahit sa. Kung titignan niyo yung mismong gimbal, sa side is yung power button, merong USB-C port kung saan siya pwede i-charge. At sa kabilang side naman ay meron siyang mounting plate. Or mounting screw. M4 mount, nakalagay M4. I'm not specifically sure kung anong tawag dito, but ito yung mounting plate na kung saan makakapag-mount kayo ng extra arm kung gusto nyong mag-dual grip sa gimbal na to. Sadly, sa kabilang side, hindi nila nilagyan. So, I don't know why. But, of course, sa front is nandyan yung dial na mayroong red ring na may kita ninyo at yung kanyang trigger na magbibigay ng access sa inyo sa lock mode or any mode like selfie mode na pwedeng iset sa gimbal na to. Pero sana nilagyan nila ng open forum mode na kung saan pwede nyong malaman kung bakit nasa bangko pa rin ang ibabayad sa inyo. Over at the top of the gimbal naman, makikita ninyo na metal yung finish. Sad to say na may goma tong kasama at nawala kayong goma nito sa Japan. But sabi ko lang, naiingatan nyo siyang magasgasan para pwede nyo pa siyang mabenta in the possible future para kumuha ng RS3 Mini 4 kung magkakaroon man. Nagasgasan ko na po siya. But anyways, dito sa kanyang mounting plate is kakaiba dahil natatanggal po yung mismo bar na mahaba para ma-mount nyo yung camera nyo vertical para makapag-shoot kayo ng reels at shorts, which is very very common nowadays. At oo nga pala, yung mounting plate nito is I think Manfrotto. So no problem with mounting this papunta sa tripod or papunta sa gimbal. But meron ako na-discover sa gimbal na to. Pwede nyo siya i-mount sa small rig AP01. Thus, resulting to your own personal DIY crane to which ma-achieve mo yung mga jib shots. And yung mga shots na pwede kayo mag-undersling na kung gusto nyo pa ng lower angle, ma-achieve niya talaga. Yun yung na-discover ko sa gimbal na to. That's why lalo akong na-in-love sa performance ng gimbal na to. And siguro dahil nakombohan ko nung tripod. By the way, commercial lang saglit, Martians. The most frequently asked question about gimbal reviews is that, ito yung nasa comments, kaya po ba ng X, which is yung camera, plus X, which is yung lens, yung gimbal na yan? This is the safest answer to give you guys. Kunin nyo po yung weight ng camera nyo, plus yung weight ng lens nyo, plus yung mga additional cages or mics na kinakabit nyo sa camera nyo pag nilalagay nyo sa gimbal. Once na makuha nyo yung total weight nun, i-minus nyo lang siya sa max payload ng gimbal na to. I'm happy to share with you guys naman ang A7S III with a Tamron 28-75, may kasamang Rode Wireless Go sa ibabaw, ay kaya po ng gimbal na to. Mounting an extra arm on the side will give you other options such as a battery pack and a monitor. So lastly, yung build and design ng gimbal na to is yung kanyang touch screen interface. Let me give you a quick tour. Sample power on is pagbukas mo, hold mo lang dito sa side, DJI logo, and naka-open na ulit. So nagpupula kasi walang nakamount na camera. Battery performance, hindi naman siya nalulobat unless gamitin mo siya ng one whole day. On this icon right here, makikita ninyo na meron siyang calibrate mode. Dito rin sa baba, makikita ninyo na pag pinress nyo itong PF button na to, lalabas yung selection ng pan follow, pan tilt, FPV, custom mode, at 3D roll 360. Isa sa mga option na ginagamit ng mga taong nagde-debut or nagme-music video. Hindi ko alam ba't ginagamit nila sa debut. Ewan ko talaga. So also, makikita ninyo is yung follow speed ng gimbal kapag nagpa-pan or pan-tilt follow. Downwards, may lalabas na menu. One is lock. Kapag gamit nyo yung gimbal, madalas yung mapipindot yung laman ng screen. So kaya nila nilagay yung feature na yan. And yung kulay blue na nakikita ninyo is yung Bluetooth option. One to which makokonekta ninyo yung camera nyo sa gimbal para rekta mapindot nyo na lang yung record button at wala nang wire na nakasagabal sa gimbal ninyo. So full disclaimer lang sa performance ng gimbal na to. Kung iniisip nyo nagagaling kayo after nyo bilhin tong gimbal na to, nagkakamali kayo. Ideally naman, this gimbal is for the corporate shooters, wedding shooters, aspiring filmmakers, aspiring maging jowa, at filmmaker.
or freelancer videographer. But this gimbal, I repeat, will not make you a better shooter. Always remember na kapag bibili kayo ng gear, is ano yung magbibigay na tulong ng gimbal na to. On my end, the reason why I bought this gimbal is dahil magaan at nagagawa niya yung trabaho niya as a gimbal. Ideally, kung heavy shooter kayo, dun kayo sa mas malaking gimbal. But if you're a starting out filmmaker and also a travel filmmaker, mas marerecommend ko to sa inyo. Kung naghahanap ka naman ng una mong gimbal sa market, marerecommend ko din tong gimbal na to sa iyo. Dahil performance-wise, hindi ka bibiguin ng gimbal na to. Honestly, the reason why I think DJI made this gimbal is that it's because it's lightweight and portable. And that there are shooters out there na nag-travel na bit-bit ang gimbal nila whole day. Naglalakad whole day, namidalang gamit whole day, and I think this gimbal is for those people. But if you're starting out, this gimbal is really not a bad option. But if you have the budget, syempre dun ka sa mas malalaking gimbal. And para mas may sense sa inyo, minount ko yung A7S III ko, which is a full-frame camera, sa gimbal na to. So ideally, your A6000 to A67 is really good on this gimbal. Also, it works better kung meron kayong IBIS, IBIS boost, at kung wala kayong IBIS, mas maganda kung mag-focus kayo sa mismong shots ninyo. Don't just go walk and glide and pan around if you don't do it often. Much better pa rin na as a shooter, may practice kayo with your pan and glide shots. So mga shans, lagi nyo yung tatandaan, perfect makes practice. At big shoutout nga pala sa Altitude Digital for hooking me up with a DJI RS3 mini gimbal when it actually first came out. And special thanks to Saddam Tehol for always hooking me up with the best gear as soon as I can. Same day delivery, COD. Kung bibili kayo ng mga gear, Altitude Digital is the way to be. Sa pagtatapos, that is it for this review. Make sure to like and subscribe. Follow me on Instagram and on TikTok at TheMarcoMars. And if may questions kayo or clarifications, comment down below. If you love this video, don't forget to like. If you love the jokes, don't forget to comment. One like, one photographer, videographer, dark joke. Peace out.